Welcome back sa akin channel mga ka-teammate. May mga player ang San Antonio Spurs pagkatapos ng last championship nila noong 2014 na akalain mong napabilang pala sa team dahil napakatahimik ng pangalan nila noong nasa roster sila. Ang pag-uusapan natin sa video ito ay ang 11 player ng Spurs noon na tila napadaan lang at hindi nagtagal sa team. Number 11, Donatas Motiejūnas. Si Motiejūnas ay isang Lithuanian na huling naglaro sa New Orleans Pelicans bago napuntang San Antonio Spurs. Ang mamang ito ay madalang matawag ang numero para maglaro. As in, nagbutas lang talaga ng bangko. Kapag sure win na ang Spurs, saka ito tatayo para tapusin ang laban. Napunta itong Spurs noong 2019. Ngunit sa sumunod na season, ay hindi na ito pinilit at kinuha ng Spurs dahil sa mas nagustuhan itong maglaro sa Shanghai Sharks dahil mas malaki ang offer sa kanya that time. Pang-sampu, Quincy Pondexter. Itong player na ito ang lagi kong inaabangan noon kapag medyo maalwan at sure win na ang Spurs. 3-pointer kasi ang mamang ito kahit noong nasa Hornets, Grizzlies, Pelicans at Chicago Bulls pa lamang ito. Sa Spurs ay naka 5.5 minutes per game lamang ito, as in halos nagpainit lang ng bench at wala masyadong Spurs highlights sa mga social media platforms. Number 9, Dante Cunningham. Si Dante Cunningham ang gumulat sa atin ang makasama ito bilang starter, pero may pagka-inconsistent at hindi ito ang ideal player ng Spurs kung kaya't hindi nagtagal sa team. Pero ang good side naman ay ang depensa nito na siyang isa sa nagustuhan ng San Antonio sa kanya. Napakinabangan din in terms of rebounding at mahusay at makapit magdala ng bola. Number 8, Ray McCollum Jr. Si Ray McCollum ang isa sa member ng 2015-2016 roster na hindi masyadong na-expose sa mga game, kung kaya't binigyan ito ng multiple assignments sa G League. Excellent transition player sana ito at mahusay ding point guard, pero nung panahong nasa Spurs ito ay punong-puno ang guard position. Kaya matik na, ipinadala ito ng San Antonio Spurs sa G League via cash on delivery. Number 7, Tyler Zeller. Ito ang 7-footer na napunta ng Spurs noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic dahil sa magkakaroon ng NBA restart at kulang ang lineup ng Spurs that time. Kaya kinuha nila si Tyler Zeller para makompleto ang number of players. Pero December 19, 2020, pinakawalan din ng mamang ito. Number 6, Reggie Williams. January 28, 2015, si Reggie Williams ay nag-sign ng 10-day contract sa San Antonio Spurs. Pagkatapos ay noong February 8, muling pumirma ng another 10-day contract hanggang tuluyan nang ma-insert ito sa lineup for the rest of the season. Pero wala din naging decent minutes with 5 minutes per game sa 2014-2015 campaign ng San Antonio Spurs. October 24, 2015, nang official nang pakawalan si Reggie Williams ng Silver and Black at nagtungong Russia para magpatuloy sa kanyang professional career. Number 5, Cameron Reynolds, o mas kilala bilang Cam Reynolds. Ito yung player na mapungay ang mata at parang laging inaantok sa court. Pero sayang ang player na ito, mga ka-teammate. Reynolds, a lot of open looks and another time chiming in again, Cameron Reynolds. Noong panahon na nangangailangan ng Spurs ng small forward, ay naisip ko agad ang player na ito. Kaso naglaro na pala sa mga bansang Italy at Montenegro. 6'7" legit small forward. At si Cam Reynolds ay lefty player na may pukol sa tres, averaging 42% noong nasa G League at NBA ito. Good defender din sana si Reynolds, pero ang isa sa inayawan ng Spurs sa kanya ay ang lack of finish nito sa rim at hindi masyadong gamay ang right hand to finish the basket. Well, mapapractice pa naman sana ito, kaso pinakawalan na ng San Antonio Spurs. Number 4, Juancho Hernan Gomez. Isa sa napadaan lang talaga sa Spurs ay si Juancho Hernan Gomez. January 19, 2022 nang mapadpad si Juancho Hernan Gomez sa San Antonio Spurs sa pamamagitan ng 3-team trade involving the Denver Nuggets. Pangatlo, Brandon Paul. Well mga ka-teammate, si Brandon Paul ay may laro talaga at maaasahan sa opensa. NBA Summer League pa lamang noong 2017 ay bumubulusok na ito at talagang nagpapakilala na. Paul's gonna take it. Tuck it down. Well, watch Brown head to the basket and this is just a fabulous block from behind. Noong nag-sign ito sa Spurs, ay impressive stats at numbers din ang nakontribute nito coming off the bench.
kahit nung nakapag-playoffs ang Spurs that time, ay naipagpatuloy nito ang kanyang offensive package. Pero hindi din nagtagal at hindi na muling pinapirma ng Spurs si Brandon Paul, kung kaya't lumipad ito patungong China upang ipagpatuloy doon ang kanyang karera. Number 2, Rashual Butler. Si Rashual Butler ay ang player na dumaan lang sa Spurs noong 2015. Si Butler ay wala talagang halos puwang sa Spurs dahil bukod sa siksika na sa rotation, ay hindi na din gaanong makasabay si Butler dahil sa age issue. Kaya talagang pangkompleto lang talaga ang mamang ito noong 2015-2016 roster. Pero nung nasa New Orleans Pelicans at Oklahoma City Thunder ito, ay masasabi kong isa sa mga prime at productive season ito ni Rashual Butler. Shoutout sa iyo ka-teammate Danilo Yuval, kay ka-teammate Jane Doe, at kay ka-teammate Alexander Forbes. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel. Number 1, Kevin Martin Jr. Si Kevin Martin Jr. ay isang scorer, athletic, at energizer na manlalaro since noong nasa Kings, Rockets, Thunder, at Timberwolves ito. Ang player na ito ang hindi ko makakalimutan sa first round playoffs noong 2005 at 2006. Well, siguro mga first year high school ako nito. Nang sikuhin ni Kevin Martin Jr. si Manu Ginobili na nag-result sa kanya ng flagrant foul. Pero sa Game 3 ng seryeng ito, tinalo ng Sacramento Kings ang San Antonio Spurs sa kanyang game-winning buzzer beater over Tim Duncan. Naalala ko lang din yung pagkakablock ni Manu Ginobili kay Kevin Martin na inakala nitong easy layup na, pero Manu Ginobili didn't give up on that play. Martin. 2016 ang huling mag-appear ito sa NBA with San Antonio Spurs at dito na nag-retire si Kevin Martin sa taong ito. Kung may mga players since 2014 up to present na naaalala nyo na parang napadaan lang sa Spurs, ay i-comment mo na yan sa ibaba ng comment section. That's all for today. Maraming salamat po and see you sa next episode.